dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong napakagandang programa. Tawagin mo na lamang ako bilang Morrel, 40 years old at isa akong taxi driver na nakabase ngayon sa Caloocan City. Alas 6 ng umaga nagsisimula akong mamasada ng taxi at matatapos ako ng alas 9 ng gabi. At alam mo ba, meron akong playlist sa YouTube tampok ang mga istoryang tinatangpok mo sa Papa Dudut Stories at Kaistorya. Yun ang pinapakinggan ko at pinaparinig ko sa mga pasahero kapag nasa biyahe kami. At natutuwa ako kasi makikita mo talaga na interesado sila sa mga kwentong binabasa mo dahil nagbibigay sila ng sarili nilang opinyon. Makikita mo rin ang kanilang reaksyon kung sila ba ay galit o nakikisimpatya sa letter sender o sa isang partikular na character. Ang mga kwento sa inyong vlogs ang nagiging sentro namin ng topic ng aking mga pasahero. Samantalang hindi na iba sa aming mga tsuper ang mga kwentong kababalaghan. Marami akong naririnig mula sa mga kasama ko ng mga nakakakilabot nilang karanasan ay talagang nangyayari habang namamasada ng kanilang taxi. May mga multo sa daan, mga multong pasahero na sumasakay sa kanilang taxi at marami pang iba. Pero noong mga panahon na yon ay hindi ako naniniwala sa mga kwento nila. Iniisip ko na baka dala lamang yon ng pagod sa pamamasada, kaya kung ano-ano na lamang ang kanilang nakikita. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga akalain at darating ang araw o gabi. Nasusubukin ng tadhana ang aking katapangan at paniniwala. Natatandaan ko pa. Mahina ang biyahe noong araw na yon. Walang masyadong pasahero. Hindi pa umaabot sa boundary ang kita ko. Sabi ko sa aking sarili ay mag-overtime na ako hanggang alas 2 ng madaling araw para lamang makahabol sa boundary. Mag-alas 12 na noon ng hating gabi at desperado na akong makakuha ng pasahero. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko ay kahit saan iahatid ko siya. Kumita lamang ako bago gumarahe. Sa isang liblib na kalye sa bandang Caloocan, isang babae ang namataan kong nakatayo sa tapat ng isang lumang abandonadong building. Hindi siya pumapara ngunit hinintuan ko. Nagbabaka sakali akong pasahero ito at naghihintay ng taxi. Bagamat sa unang tingin ay napansin ko kagad na parang may kakaiba sa kanya. Lumang kanyang damit na parabang galing pa noong 70s. Maging ang ayos ng kanyang buhok ay parang si Imelda Marcos noong kabataan ito. Wala akong alam sa fashion, kaya hindi ko na lamang pinansin kako eh baka yun ang uso. Bumabali lang naman daw ang mga uso noon sa kasalukuyan. Huminto ako sa mismong tapat niya. Ibinaba ko ang salamin ng bintana. Sakay ka, miss? Tumango siya sa akin pero hindi nagsalita. Binuksan ko kagad ang pinto sa likuran. Sumakay naman siya. Habang nagmamaneho ako ay pinagmamasdan ko ang reflection niya sa rear view mirror. "San bakit naiyahatid, miss?" ang tanong ko. "E diretso mo lang dyan," tipid na sagot niya sa akin. Napansin kong hindi siya tumititig sa akin na parabang iniiwasan niyang magkatinginan kami. Hindi ko rin masyadong maaninag ang mukha niya. Siguro ay dahil sa madilim ang taxi sa loob. At saka yung boses niya, Papa Dudut, ay babaeng babae naman. Pero alam mo yun, sa bawat salitang binibitawan niya ay kinikilabutan talaga ko. "Saan banda?" muli kong tanong sa kanya. Patungkol sa kanyang drop off. Pero inulit lang din niya ang kanyang sinabi kanina. "Malabo yun pero bahala na," sabi ko sa sarili ko. Dumiretso ako sa kahabaan ng isang avenue na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Hanggang sa marating namin ang hangganan ng kalsadang yon na may dalawang lilikuan
isa sa kanan at kaliwa. "San tayo, miss?" ang tanong ko sa kanya, ngunit pagtingin ko sa rearview mirror ay wala na ang reflection niya. Pagtingin ko sa likuran sa passenger seat ay wala na rin ang babae. Kinilabutan ako at kinabahan. Pero umaasa pa rin akong walang kababalaghan na nagaganap. Baka buwaba ang babae nang huminto ako at hindi ko lang napansin, bagamat alam ko rin sa sarili ko na imposible yon. Imposible ba talaga? Sa aking pagkamangha ay bumaba pa nga ako ng taxi at inilinga ko ang aking paningin sa paligid at baka naroon lamang siya. Pero wala talaga at naglaho siya na parang bula, Papa Dudut. Bumalik ako sa taxi at nagmaneho na ako para bumalik sa pinanggalingan kong kalye. Muli kong tinahak ang kalye pabalik hanggang sa mapadaan muli ako sa lumang abandoned building. At sa tapat noon ay naroon na naman yung babaeng naka-outfit ng 70s. Dito na ako natakot kaya hindi ko na siya hinintuan. Ngunit nanatiling nakatingin ang aking mata sa kanya. Na parabang napako ang aking paningin sa kanya, Papa Dudut. Pero Papa Dudut, hindi ko napansin na may sasakyang pasalubong pala sa akin. Buti na lamang at mabagal ang pagtakbo ng nakasalubong kong kotse. Hindi naman kami nagkasalpukan, ngunit pagbaba naming dalawa para i-check ang bumper ng isa't isa ay nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Delikado talaga sa kalyang ito. Accident prone, ang sabi niya sa akin. Bakit? Ang tanong ko. Parang ang dalang namang daanan ng lugar na ito eh. Pagpapatuloy ko pa. Nakikita mo yung abandonadong building na yon na dinaanan mo kanina? Ang tanong niya sa akin sabay turo doon. Kinakabahan ako. Oo, bakit? Usisa ko sa kanya. Pero ibinalik niya sa akin ang tanong. Wala ka bang napansin? Nang sandaling yon ay nagdalawang isip akong sabihin sa kanya ang totoo. Baka kasi pagtawanan lamang niya ako. Anong ibig mong sabihin? Agad namang sumagot ang lalaki sa aking tanong. Parating may babaeng nagpapakita sa tapat ng building na yan. Lahat ng taxi drivers na mapadaan dyan, sinasakay siya tapos na aksidente. Aniya. Narindig ang aking balahibo sa braso. Isinakay mo ba yung babae? Pahabol na tanong pa niya sa akin. Hindi na ako nakapagsinungaling. Oo, naisakay ko nga siya kanina kaso bigla din siyang nawala nang makarating kami sa dulo ng avenue. Kaya pala kamuntik na tayong magkabungguan. Sa susunod kapag dadaan ka sa Ghost Avenue, huwag mong isasakay ang babae. Hanggat maaari, huwag mo rin tititigan. Kasi kapag nagkatitigan kayo at hindi mo siya pinasakay, siya mismo ang gagawa ng paraan para maaksidente ka. Kwento pa ng driver na kausap ko. Pagkatapos noon ay natapos ang aming pag-uusap at nagkanya-kanya na kami ng ruta. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Nakilabutan habang iniisip ko ang pangyayaring yon. Kaya sinumpa ko sa sarili ko na hanggat maaari ay hindi na ako dadaan pa sa Ghost Avenue na yon. Pero syempre bilang chopper at sa katotohanang main road ang Ghost Avenue na yon sa Caloocan, ay paminsan-minsan ay nagagawi ako doon. Lalo na kapag may sakay akong pasahero. Yung mga pasaherong taga doon ay alam ang kwento sa babaeng nagpapakita sa tapat ng abandonadong building. Tanong ko naman, ano kaya ang nangyari sa babaeng yon at bakit siya nagmumulto? Isa ba siyang kaluluwa o masamang espiritu na nag-aanyong tao? Samantala, pagkatapos kong maihatid ang aking pasahero ay muli akong dumaan sa Ghost Avenue. Ayaw ko mang bumalik pero wala akong choice kasi yun na lamang ang tamang daan. Habang palapit sa abandonadong building ay nakita ko ulit ang babaeng multo na nakatayo sa tapat nito. Pero sa pagkakataong yun ay kumakaway o pumapara na sa akin. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut, kaya hindi ko tinignan ang babae at nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Ngunit hindi pa ako nakakalagpas ng abandonadong building ay napasigaw ako nang makita ko sa rear mirror na nakaupo na roon ang babae. Pero sa pagkakataong yun ay galit na galit ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumapit sa akin at sinakal niya ako mula sa likod.
Hindi ako makahinga dahil mahigpit ang pagkakasakal niya sa akin. Sinubukan kong manlaban ngunit nanghina ang buong katawan ko hanggang sa umikot na ang paningin ko. Dahil naman sa nangyayari sa akin ay nagpagewang-gewang ang pagmamaneho ko hanggang sa bumangga ko sa concrete barrier sa gitna ng Ghost Avenue. Papadudot kitang kita ko kung paano mawasak noon ang sasakyan ko at ang pagsalsik ng mga basag na salamin sa mukha ko. Pagkatapos noon ay nagdilim na ang aking paningin at hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa gitna ng kawalan, as in pitch black ang buong paligid. Umi-echo ang wangwang sa paligid ko pero wala pa rin akong makita. Hanggang sa nakakita ko ng liwanag mula sa malayo. Palapit ng palapit sa akin hanggang sa ma-realize kong lumulutang na kandila pala yon. Naisip ko na patay na ba ako? Ito ba yung sinasabi nilang purgatorio? Nakaramdam ako ng takot lalo na nang may lumitaw na kamay na humahawak sa nakasinding kandila. Nang mailawan nito ng liwanag ay naaninag ko ang mukha ng may-ari ng kamay at namukhaan ko ito, ang babaeng multo sa Ghost Avenue. Bakit mo ba ginagawa ito? Ano bang kasalanan ko sa iyo para patayin ako? Tanong ko sa babae. Nakatingin lamang sa akin noon ang babae at hindi kumikibo, pero kitang-kita ko sa mata niya ang galit. Ibalik mo na ako sa mundo ko. Kailangan ako ng pamilya ko, parang awa mo na. Sa puntong yon ay naiyak na ako. Hindi ko alam kung saan ang pinanggagalingan ng galit mo sa mga taxi drivers na dumaraan sa kalsadang yon, pero miss, wala akong kasalanan sa iyo. Hindi nga kita kilala. Dagdag ko pa sa kanya. Mamayang kaunti ay nakita kong lumuha ang babae. Galit ako sa mga chopper na katulad mo. Natatandaan ko pa, naglalakad lang ako sa gilid ng kalye nang biglang may humarurot na taxi sa gawi ko at binangga ako. Tumilapon ako sa malayo, namimilipit sa sakit. Nag-aagaw buhay ako noon, ang buong akala ko ay ililigtas niya ako, pero hinayaan niya akong mamatay. Humarurot pa siya palayo at iniwan niya akong namatay sa gilid ng kalsada. Kwento ng babaeng multo. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo, pero hindi lahat ng tsyoper ay katulad ng nakasagasa sa iyo, miss. Ako, hindi ko gagawin yun sa iyo. At kahit kailan ay hindi ako naging pasaway na driver. Gumagalang ako sa batas traffic ko at kahit minsan ay hindi ako nanloko o nang agrabyado ng mga pasahero ko. Miss, ang gusto ko lang naman ay makapagtrabaho ng marangal para sa pamilya ko. Kung mamamatay ako ngayon, paano na sila? Ang mga anak ko, ang asawa ko. Nakikisimpatya ako sa iyo, miss, pero sana huwag mo naman kaming idamay sa galit mo. Umiiyak kong sabi sa kanya. Umaasa na magbabago pa ang kanyang isipan at ibalik niya ako sa mundong ibabaw. Samantala, nakaramdam talaga ako ng awa para sa babaeng multo. At kung ako ang tatanungin noon, handa kong tulungan siyang makatawid sa liwanag. Mamayang kaunti naman ay nagpahid na ng luha ang babae at hinipan na niya ang apoy sa kandila para mamatay. At doon ay bigla akong nagising. Nasa ospital pala ako at nire-revive ng mga doktor. Yun, papadudot, ang experience na hindi ko makakalimutan. Naranasan ko ang isang near-death experience. Pero ang malagay, nalaman ko ang kasaysayan ng kalyeng yon, kung bakit may babaeng multong nagpapakita doon. Hindi nagtagal, makalipas ang 15 oras, ay inilipat na ako sa regular room kung saan ay naroon ang asawa at anak ko. Morrel, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Naiiyak na wika ng aking asawang si Lilet. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Gumanti rin ako ng yakap sa kanya. Lumaban lang ako para sa buhay ko kasi ayokong iwanan kayo ng mga anak mo. Mahal na mahal ko kayo, ang sabi ko naman sa kanya. Pagkatapos noon ay ikinuwento ko kay Lilet ang mga na-experience ko sa Ghost Avenue, ang tungkol sa babaeng multo at sa nangyari sa akin habang naglalakbay sa gitna ng kawalan na palagay ko ay purgatorio. Sa kabilang banda ay nagstay pa ako sa ospital ng 6 araw dahil kailangan pa akong obserbahan. At nang makalabas ako ay nagpahinga pa ako ng halos 3 linggo bago ako bumalik sa pagmamaneho ng taxi.
Isang araw ay naisipan kong bumalik sa Ghost Avenue kung saan ay matatagpuang nakatayo ang babaeng multo. Nang hapon ay dumaan muna ako sa bilihan ng bulaklak at kandila. Nang makabili na ako ay mabilis akong tumungo sa aking destinasyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Panatilihin po nating maayos ang ating comment section sa ating YouTube channel. Hanapin din po ang Kaistorya, ang Papa Dudut Family YouTube channel para kayo po ay makapag-subscribe. Natikman nyo na ba ang Papa Dudut Lechon Manok? Kami po ay matatagpuan sa Winston Street, Fairview, Quezon City. Ganon din po sa Commonwealth East Fairview, Quezon City at sa Greater Lagro, Quezon City. Sa ating pagpapatuloy. At nang makarating ako sa tapat ng abandonadong building ay huminto ako, guwaba at inilapag ko ang nabili kong mga bulaklak at nagtirik ng kandila kung saan ay palagi kong nakikitang nakatayo ang babaeng multo. Pagkatapos ay nagdasal ako na sana'y makamit na niya ang hustisyang hinahanap niya. Kung nasaan ka man ngayon, kung napapakinggan mo ako ay umaasa ako na balang araw ay makikita mo rin ang liwanag. Sinasama na kita sa mga dasal ko na sana'y matahimik na ang iyong kaluluwa at makarating ka na sa paroroonan. Mahal ka ng Diyos, Miss, at sigurado ako na magiging masaya siya pagdating mo doon. Sabi ko pa noon habang nakatayo sa eksaktong lugar na pinagpakitaan ng babaeng multo. Mamayang kaunti nakaramdam ako ng kakaibang lamig na parabang humawak sa aking balikat. Oo, kinilabutan ako pero inisip ko na lamang na baka yon ang way ng babae para magpasalamat sa akin. Mag-aalas 6 na ng gabi nang umalis na ako doon para bumalik na ulit sa pamamasada. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin po ako sa pagiging tsuper at madalas dito ako sa Caloocan naghahatid at nag-aabang ng mga pasahero at napapadaan pa rin ako sa tinaguriang Ghost Avenue lalo na kapag gabi. Sa awa ng Diyos ay hindi na ako pinagpapakitaan ng babaeng multo. Hindi ko lang sigurado kung nakarating na ba siya sa liwanag o hindi na lamang siya nagpapakita sa akin dahil kilala na niya ako na walang kasalanan sa kanyang pagkamatay. Papa Dudut, maraming sa mga kapwa ko tsuper ng taxi ang nakakaalam ng aking kwento dahil may time na nasabi ko yon sa kanila. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos kasi hindi pa rin niya ako pinabayaan at binigyan pa niya ako ng pagkakataong mabuhay. Kaya heto, nagpapakabuti talaga akong ama at isang tsuper. Dahil alam ko na may isa lamang ang buhay at sa isang kisap mata ay maaring bawiin ito sa iyo. Papa Dudut, sana'y makarating ang sulat ko sa inyong himpilan at mapiling i-upload sa YouTube channel mo. Pagkatapos ay ipaparinig ko po ito sa ating mga pasahero. Thank you in advance at sana'y magpatuloy ang pamamayagpag ng iyong programa na Papa Dudut Stories at Kaistorya. Lubos na gumagalang, Morrel. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories.
gusto.